isang maulang umaga sa ating lahat. Maulan. So medyo ano, nakakaano magtrabaho dito. So ang gagawin pala natin ay mag-convert ng from automatic to manual washing machine. Ang sira pala nito ay itong ano, controller board. Ito. Ito pala yung model niya. LSP-1080GP. Ito yung ano niya, controller board. May available nito. Ang problema lang kasi, iniisip ko, mahina yung, total mahina din naman yung tubig dito sa amin. Useless din yung ano niya, pagka-automatic. Hindi kasi halos maka-akyat yung tubig. So, napag-desisyonan ko na i-convert naman. Ito palang washing machine ito ay nabili ko sa kasama ko. Kasama ko sa trabaho. So, bininda na niya. Kasi sira na yung controller board. So, ayan na nalang. Okay, so ito palang yung gagamitin natin ng switch. So, siya nga pala, ito pala yung diagram na natin ginawa. So, ito yung switch na tatlo. Ito yung wash timer. Ito. Itong toggle switch. Ito naman. At itong spin timer. Ito. Itong lid switch. Itong lid switch na to. Ito yung lid switch na yun. Then, source natin. 120 volts. Yung wash motor. Wash and spin motor. Kasi automatic to. Isa lang yung motor nito. Pero pag sa manual, yung twin tab, dalawa yung motor nun. Pero ito, pag automatic kasi, isa lang. Okay. Then we have the drain motor, twin drain motor. So, yan yung actual connection diagram na susundan natin. Lumakas ang ulan, ha? So, ang una pala natin gagawin ay i-mount muna natin itong mga switches na ito. Itong wash timer, toggle switch, at saka spin timer. Dito. Dito yan. Nakalimit. So, wala tayong kasama ng tagahawak ng camera. So, i-ano na lang natin, i-push ko na lang natin. At before pala tayo magtabit ng timer, siguraduhin muna natin okay yung timer natin. Pero na-check ko na ito kung na-okay na lang sila. Kanina. So, i-push na natin. Para di pala tayo magkakamali sa connection, kailangan yung connection natin diagram, actual connection diagram, kailangan titingnan natin paminsan-minsan. Ang kayo na kailangan. So, dito yan. Dito yung mga kulit ko. Okay. Sisilipin natin kung wala bang nakaharang sa loob. Since masikip yung banda dito, pag ilagay natin yung ilalagay natin yung timer dito sa banda ng kaliwa, kasi usually ito yung ano niya position pag sa manual, bandang left is yung sa wash timer, saka yung bandang right ay nasa ito
itong spin. So, since hindi siya harus magkasya, pagpalitin na lang natin itong size pin, dito na natin ilagay o ilalagay and yung sa was doon na sa kabila. So, pagbaliktarin lang natin para siya, sayang din naman kung tatanggalin natin ito. Diretso kasi ito pangit tingnan kasi. At baka, at pwede pa natin magamit ito pag in case na lumakas yung tubig. Yung water inlet na ito. So, okay, so yun na yung gagawin natin. Hindi talaga siya magkasya kung ang mas tayo na yung ilalagay ko siya pala. Kailangan talaga ang pagpalitin ito. Yung spin timer talaga yung banda dyan. So, ano lang yung gagawin natin. No choice tayo. Masubahan yung ano natin ito, madali lang ganidyohan ito. So ito na yan. So, walagyan na lang natin ito ng mga mamay. So, yun na. Tama. Punta doon wash ano dito spin tatanggalin natin totally kasi hindi mo na ito nagagamit. Para magamit natin yung wire. Total hindi naman din nagagamit ko. So, ngayon naman. So, na-trace na pala natin to. So, ito yung sa motor. Yung tatlo na to. Itong yellow tsaka red. Ito yung nakakabit sa capacitor. Ito is papunta dun sa wash timer. Kabilaan na terminal. Then itong blue, ito na naman sa line. Sa source natin.
Tapos ito. Yan nakakabit. Eh, ulan, ulan. Ba yan? Babasa tayo. Mabasa yung cellphone natin. So, i-explain ko na lang mamaya. Ikabit ko muna. Wala na. Mas mabilis. Mabilis natin gawin. Ito na pala mga viewers yung ginamit nating diagram. Kasi binaliktad ko. Hindi kasi magkasya yung watch timer doon sa ano. Yung inano ko kanina. So, kung nanood kayo nung nauna, o alam nyo na yon. So ito na yung ano natin, final na diagram para kung sakaling meron kayong gustong i-convert, alam nyo na kahit hindi na ipakita yung kung paano ginawa. So gamit itong diagram, so madali na lang sundan to. Okay, tapos na pala yung ginawa natin. So i-testing na lang natin. So ito na yung ano. So bibili na lang tayo ng nab ng spin at saka nab ng wash. Yun na lang ang bibili natin. Yan, pinaksa ko na. Bukan natin i-wash ito. Yan, may tubig yan. So, pag nag-wash tayo, itumba lang natin dito. Yan. Then, ikutin natin itong timer. So, sa ngayon, wala pa tayong nab. Okay. Ayun, inikot na siya. Ayun na. Inikot. Ibig sabihin, success yung ano natin sa was. Mamaya, titingnan natin kung mag-speed. At mag-dry ng tubig. So ano natin, i-off. Naka-off na siya. Then itumba naman natin itong toggle switch. Titingnan nyo, pag tumba natin, tingnan natin yung hose doon. May lalabas yung tubig doon. Okay. Kasi pag tumba natin dito, bubuka yung undaanan ng tubig. Hindi kaya na drain mo ito. Okay. Tumba natin. Nakatumba na. May tubig na lumabas. And then tutinan natin pala ito. Yan. Nag-speed na siya. Plus, may ikot. Try natin mag-wash. So, naka-off na. So, iwas natin. Itumba natin to. Yan. So, ibig sabihin, redenta nasa was. Pag inikot natin yan, yun. Inikot na siya. Okay. So, hanggang dito na lang. So, maraming salamat. Kung may mga katangahan kayo, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa baba para may kaliwanagan.